Magandang umaga mga igan. Sinalakay ng matauan ng DNR isang bahay sa Quezon City na 5 taon na pong nag-ooperate raw bilang mini zoo. Sari-saring hayop kabilang sa protected at endangered species ang nasa batamang otoridad. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Exclusive! Dahil di sanay sa ibang tao, naging pahirapan ang paghuli sa pares ng unguy na ito na alaga na mag-asawang residente ng Philinvest Homes sa Quezon City. Kaya gumamit na ng tranquilizer ang mga otoridad sa mas malaking unguy. Nang mahilo, agad hinuli at inilagay sa kulungan habang mas maliit na unguy ginamitan ng net. Ginamitan din ng catching net ang pares ng lawin o Brahmini kites na ito, kabilang sa pinoprotektahan dahil endangered na ayon sa DNR o Department of Environment and Natural Resources. Pati ang pares ng Philippine crow o wak, Philippine scops owl o quago at Philippine turtle dove o bato-bato, kinuha ng mga otoridad. Kabilang mga ito sa di bababa sa 20 protected at endangered species na binabantayan ng Biodiversity Management Bureau ng DNR. Wala raw permit ang may-ari na mag-alaga ng mga ito. Kung nandito kasi mga hayop, walang permit sa DNR. Kung gusto niya magtayo ng ganito, dapat yung mga animals na ilalagay niyo, i-display, ay dapat galing sa legal source. Ang bahay pala, 5 taon ng illegal na nag-ooperate bilang mini zoo. Libre ang entrance dito. Ayon sa 78 taong gulang na may-ari ng mini zoo, nais lang daw nilang ibahagi ang kalaman sa mga bata tungkol sa mga hayop. Bigay daw ang mga ito ng mga kaibigan. Educational, sa mga bata pupunta rito, natutuwa. Alam mo, yung mga apo, dala-dala. Oh, salamat at sinishare nyo ito sa amin. Kung mamimiss ko yan, wala tayong magagawa. Kakasuhan si Jimenez sa paglabag sa RA 9147 o illegal na pag-aari ng mga hayop na pinoprotektahan ng gobyerno na may multang 20 to 200,000 pesos sa kada isang hayop, partikular ang mga endangered at 1 hanggang 2 taong pagkakakulong pag napatunayang nagkasala. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.